waiter, mga ka-first waiter na to serve us when we first came here. What's up sa inyo mga ka-first waiter today? Andito kami ni Madam Nicole sa Sharjah, sa may Alcas pa. And nangyari lang is medyo na-board kami sa bahay. And we decided to visit the first emirate we visited before when we came here in UAE. So medyo hindi naging maganda yung experience namin dito sa Sharjah. Binalikan lang namin today yung experience namin. And hopefully ma-remake namin yung first photo namin. It was October 26, first night ni Madam Nicole dito sa UAE. First, ito kasama ko si Madam Nicole. Yung first selfie ko dito sa UAE is nangyari sa harap ng building na yan. Yun mga ka-berks, nalapitan namin mismo yung mosque, no? Dito alam ko ba dito yun? Dito yun, di ba? Dito nga. Dito yun. So, kaya natin siya marimin. What's up mga ka-berks? Dito na po tayo ngayon sa Jabal Restaurant. So by the way mga ka-berks, ito yung unang restaurant na nakainan ko dito sa Sharjah. At first, parang nasusuka pa akong kainin yung pagkain nila kasi iba yung lutong Pinoy sa lutong Indian restaurant. Banese restaurant pala siya. So parang iba yung panlasa ko na parang hindi ko siya mati. Kasi parang lunch yun, 'di ba? Yes, lunch. Lunch kami pumunta dito then. Yun, parang nakasanayan ko na lang siyang kumain nung nagtagal na. Kaya, tara, sige, kain na tayo ulit. Dito mga kabirds sa Jabal. Pupunta tayo sa ano sa building kung saan ako una nakatira at saka kung saan ako una nagtrabaho. So i-try namin na mapuntahan namin ni Madam Nicole, no? So hindi namin makapromise sa inyo na makakapasok kami sa building sa room mismo, pero i-try namin sa building, hopefully pwede pa. Just next lang sa restaurant natin. So guys, kita niyo naman may kurtina pa sila dito. So, may 5 basic to eat. Yan, here's the bread. Mm. So, ayun ang mga ka-birds, ano? Ito yung paborito namin yung matapin ko dati. Pag kumain ka sa restaurant na to, bibigyan ka lang ng fresh vegetables, which is napaka kailangan ko ngayon kasi nga mataas yung cholesterol dito. Sulit siya pag kumain ka dito, maraming binigay sa amin. Siguro kasi nagkwento kami na 2 years ba, pumunta kami dito para kumain. Konting bola. Sabi namin pumunta lang kami shop na galing Dubai para kumain lang sa restaurant. Masarap siya actually, parang bread lang talaga siya. Pero kaya naman siyang madali yung kainin kasi kapag once na lumamig na siya, hindi na siya crispy kainin. Tsaka ito yung nagpapasarap. Ito. Ito, garlic paste. Garlic paste. Lasa siyang, niya promise. Hindi naman siya lasang ano, diba? Lasang bawang. Actually, may halo siyang kanting tamis. Maasim. Basta, masarap. Ayun, no? This is the waiter, mga ka-birds, the waiter that to serve us when we first came here. What's your name again? Chef. Chef. Thank you, good to nice you. Nice to see you. Thank you, thank you, thank you. I still remember your eyes, huh? Very long time. Yeah, long time. 2 years. So, yun na nga mga ka-berks. Tapos na kami doon sa dinner. At sa sinabi ko kanina,
ito yung building kung saan ako nakatira. Hindi na to naabutan ni Madam Nicole. Ayan o. Ito mismong building na yan. Hindi na yan naabutan ni Madam Nicole gawa ng... Nasa Pinas pa siya. So... Ayan na nga. So dito ako nagkatambay dati. Itong area na to, medyo madilim nga siya. Tsaka dati, ito, may fence to dito dati. Ito mismo. Dito ako tatambay. Dito yung nagpa-park yung company car. Tapos sa area na to, dito ako nag-yoyosi. Gusto mo bang pasukin? Gusto mo bang pasukin? So dyan, dyan mismo yung entrance, itong building na to. Tapos ito yung ano, Filipino restaurant, which sarado na siya. Yan. So, ito yung Filipino restaurant, mga kabergs, na pinasukan ko dati. Ay, hindi, pinainan ko. Ito, buhas na pala. No? Na ang akala ko, 20 dirhams per meal. Sunod-sunod yun. Akala ko mura lang. Putragis na yan, mahal pala. Ayan, M2M. Dati may vlog pa yun dito ng Pilipinas tsaka ng UAE. Ewan ko ngayon, wala na. Ito yung mga nilalakaran namin dati ni Madam Nicole. Itong mga shop na to, ito lang talaga yung kaya namin mapasukan. Parang divisoria type. Ito lang talaga yung kaya namin mapasukan. Divisoria type lang sa mga brothers. Kaalangan lang kaming mag-video-video dito sa Sharjah kasi tawag nito. Unlike Dubai. Yeah, hi bro. Hi. So, unlike Dubai, na medyo open yung mga tao. No, dito sa Sharjah, I don't know, hindi ko pa siya kabisado kasi hindi kami nagtagal talaga dito. 2 months, di ba? 2 months lang kami nagstay dito sa Sharjah. Every lunch break ko doon sa una kong pinagtrabahuan na hindi ako nagkaroon ng visa, kumakain ako ng mabilisan, siguro wala pang 5 minutes. Tapos yung baon pa namin noon, yung parang ano, parang putsu-putsu pa na baon, basta'ng ganon. Tapos after ng every break ko noon, pumupunta ako, inililibot ko tong lugar na to. Ito mismo dyan, doon pa yung trabaho ko eh. Dyan yung mga kasulok-sulukan ng mga building na yan. Nagahanap ako ng malilipatang trabaho. So ang ginagawa ko, ang technique namin ni Madam Nicole dati is yung pinipicturan or kinukuha namin yung ano, yung mga signboard. Tapos pagdating sa bahay, sinesearch namin dalawa. Ulit. Salamat Sharjah pa rin. Diba? Salamat. Kung bakit sinasabi yung mga experience ko dito sa UAE, bakit namin binabalikan yung mga kahirapan namin dati? This is to encourage you mga kaburks na kung anong pinagdadaanan nyo ngayon na hirap, huwag nyo lang sukuan. Kasi tama yung sinasabi nila na kung ano man yung hirap na meron tayo ngayon, tiyak na may nakalaan sa atin. So relax lang, enjoy nyo lang yung ano, yung pinagdadaanan nyo ngayon. At kung andun na kayo, nakarecover na kayo, marirealize nyo na lang ba, papasalamatan nyo pa rin yung mga hirap na pinagdaanan nyo. Never limit your view of life by any past experience. So kung may pinagdadaanan ka man ngayon, nawalan ka ng work, nahihirapan kang humanap ng work, any struggles or challenges na meron ka ngayon, always remember na nandiyan lang lagi si God to guide us all the way. Sabi nga nila, all hard work will be paid off. So that's all for today. See you next week.